unahin po natin yung submission of the loan collection list through LMS file generator or yung through employer online account. So LMS file generator po natin. So definitely yan sa online po ang makikita po natin. So paano po yan? Ang gagawin po talaga natin is for us to secure the LCL. Okay, in MS Excel file format po yan. So, ibig sabihin, we really have to visit our nearest SSS branches po natin at mag-secure po tayo ng copy ng loan collection list po natin. I-accomplish po natin yung loan collection list na yan and submit through flash drive, okay, or yung popularly known as USB, kasi pag USB, automatic alam na natin na ito na yung USB na sinasabi natin. But this is actually flash drive. So at the servicing SSS branches po natin, together with the corresponding copy ng ML, okay, ng ML1 po natin, or yung member loan payment form, or yung payment slip po natin para dun sa short-term member loans po natin, then validated receipts and transmittal list din po natin. And make sure din po, is most especially kapag meron tayong mga account na nakita po natin or may lumapit po sa atin mga employees po natin na bakit meron pong mga payments na hindi naman po siya na-post. Okay? If immediately na we encounter that one, kailangan po talaga natin mag-secure ng list of unpostable payments. So, paano po yan? You have to visit your SSS branches nearest you. Doon po, secure a list of unpostable payments po. Then, make the necessary correction po and submit that to your servicing branch para sa proper posting po niyan. Okay? So, make sure po, lalo na ng mga magtatanong na, ma'am, bakit may mga payments po kami na hindi na-post? Okay? Yung mga, paano yan, ma'am? Anong gagawin po namin? So, yan po. You just need to secure lang po yung list of unpostable payments po natin sa mga servicing branch po natin. Then, make the necessary correction, then submit it immediately dun sa servicing branch. So, this is the first step po natin para pag nag-submit tayo dun sa mga LCL po natin. So, kukuha po tayo ng copy of the MS Excel file format po natin. Then, accomplish po natin siya. Then, ilagay natin siya, copy-paste po natin siya dito sa ating flash drive. And then, together with the payment form, okay, then submit it sa pinakamalapit na SSS branch. Okay, I'm actually discussing this one. Ito yung sinasabi natin na hindi pa po tayo gumagamit ng PRN for payments po natin. Okay, so ang second option naman po natin is through the employer account. So dun sa my.sss employer account po natin, log in po tayo doon. So under the e-services po natin, we have this submit loan collection list or yung ML2 po natin. So you have actually three options on how to do this one. First is you download the LMS file generator. After you download that LMS file generator, nagawa nyo na po yung lahat ng mga information na encode nyo na po, i-upload nyo na po ngayon yung collection list. Okay? Diyan pa rin po sa my.sss online account ng employer po natin. The second one, kung sabihin natin isa lang o dalawa lang po yung nag-loan po sa inyo, much better po kapag ito po yung gagamitin nyo, yung create collection list online. So, make sure din po, stable ang internet connection po natin para dyan po natin magagamit or magagamit natin itong create collection list online. So, that is the two second. Okay, and then the third one is edit previously submitted collection list. Ito yung sinasabi po natin na kapag wala namang changes, okay, wala namang changes, and then ang gagawin nyo lang naman po is to encode the bank details. So, pwede po natin gamitin yung edit previously submitted collection list. Okay, so, basta make sure lang po na you have the validated transaction receipts po. Yes, naka-ready po yan on hand. Then, log in nyo. Then submit nyo po yung loan collection list nyo. Then steps on how to enable macros is na included na po yan dun sa PDF copy po natin pag natanggap na. Or sabihin natin dito, PDF copy ng presentation po natin once na you've answered our evaluation form. Andyan po yung step-by-step procedure po on how to submit na po. Okay, submit especially dun sa tinownload natin na LMS file generator. Okay, just a reminder lang din po, basta make sure, ayan, make sure nyo lang po na posted na po yung mga payments na yan. So, for you to view kung posted na po yung mga payments na yan, log in po kayo sa online account ninyo, then under the inquiry, then loans po natin, okay, cash loans, then cash collection po natin. Then, yung processing time actually ng submitted na ML2 po natin sa online is within 3 to 5 working days. Okay, then after submission po niyan, you'll be receiving a transaction number. Isi-send po yan sa employer's registered email
address. Okay, make sure, okay, that the loan payment details are posted to the employer's account to avoid rejection. So make sure po na reflected na po yan dyan, nandyan na po siya, so that once na you've submitted it, kaagad na po to avoid rejection. Okay, so yan yung mga steps natin, collection list, then loan payments natin. Okay, so ito naman po ang next natin is yung submission naman po natin sa loan collection list under the real-time processing of loan. Ito naman po is using our PRN. Okay, ito na yung current na usually na ginagawa na po natin na kailangan po natin ng presence ng PRN po natin for us to submit na or ma-post na po yung mga payments po natin. Okay, so pagdating sa PRN po natin, so these are actually the different steps. Okay, so we have the sending of the PRN loans billing notices, payment ng PRN po natin, and the last one is the posting of the paid PRN. So, saan po natin nakukuha yung mga PRN na yan? So, dito po sa website po natin, sa online account po ninyo, pwede po yan or available po yan sa mga individual member borrower po online account nila, and then sa employer din account. Then, if you want to visit the SSS branch po for you to get the PRN, pwede rin po. So, sa self-service express terminal or yung info kiosk po natin, basta make sure you have that UMID. Okay, kasi yun yung verification po natin, yung UMID po natin. Then, we have the e-centers and pwede rin po ng over-the-counter if ever not available anymore yung ating e-centers or even not functioning yung ating yung kiosk po natin. So, you can also request over-the-counter for the copy of the PRN. Okay? Then, available soon po yan sa ating mobile app. So, nasa pipeline na rin po yan, hopefully this year or probably next year, early next year, is maging available na rin po yun generation of the PRN for our loans. Okay? So, sa employers po muna tayo. Yan. Sa employers po natin, so pwede po yan, especially using yung PRN po natin. So this is available for our regular employer and household employer. So sa preparation ng ating LCL, yung loan collection list under the employer account, login lang po. Okay, sa account po na triple or mag-browse po kayo www.sss.gov.ph, then piliin nyo po itong employer, then login po using your user ID and your password, then click on I'm not a robot, then submit. Okay? So, after nandyan na po kayo, ito na yung account po natin. So, under the payment reference number po natin, pag-click po natin yan, mabiview po natin lahat ng active na PRN loans po natin. Okay? So, active na PRN. So, sabihin natin, open lang po natin ang isa para just to view that. Ito yung makikita po natin, yung preparation ng ating loan collection list. You may print this one or you may cancel it. Okay?